dumating na ating kadi. Boss. Oy na lang. Ayan. So, what's up guys, no? So, ito gamit natin ngayon yung for the escape. At papa-car wash tayo ngayon para medyo malinis. Kasi may mga na inquire na rin sa akin. Baka kasi may tumingin ngayon. So ang gagawin natin ngayon, papa-car wash natin. Then papa check natin yung pang ilalim, titingnan natin kung magkano ang gastos, no? Yun. Yan ang ating gagawin ngayong araw na to. Uy, saan mas ko? Pero syempre, huwag natin kakalimutan natin mask, no? Lumabas ng walang mask. So ayos naman manakbot ang sasakyan na to, aircon. Kita nyo naman, trick na trick yung araw, no? Pero okay naman, nakawelo naman siya ng makaayos. Ang concern ko lang is yung ano, may kalampag na konti dito sa may right side, sa passenger side. So yun yung papacheck natin, no, after natin magpa-car wash. Tingnan natin magkano abutin. So yun, testing natin na sa pahon. Maganda pa manakbo talaga yung sasakyan. Wala naman ako nakikita kahit ano sa kanya. Tapos kung maririnig nyo, medyo ma-vibrate, no? Kasi yung support pinasolid na. Solid support na siya harap likod. Pero yung gilid naman sa engine support is OEM pa rin. Para mas matibay. Kasi magkano rin ang OEM na engine support ng Ford, no? So pag pinasolid mo siya, medyo makatipid ka. Bawas muna tayo. Ay, gasolina pala. So ayan, update ko lang kayo dito. So eto, mapapansin nyo, nung ano, binuha natin, medyo nakaangat to. Sinek ko, pero hindi putok yung airbag, no? Medyo naangat lang siya dito. Siguro may nag-check kung ano, hindi nabalik yung lock niya. May lock dito. So, binaba ko lang. Nag-lock ulit siya. May kita naman natin kung pumutok yung airbag. So, wala namang bakas. Tapos, eto, hindi gumagana to. Pero ngayon, napagana na natin yan. Sinek ko siya. Problema lang is yung fuse. Putok na. Hindi naman siya putok. Maling fuse yung nilagay. So, mababang fuse yung nilagay niya. So, ngayon gumagana na siya. Pati ito. Illuminator niya. So, pag binaba natin, kita nyo, pag
tinaas natin. Kita nyo rin, lalo na sa gabi, mas maano siya. So, yun o. So, update sa radyo. Hindi ko pa rin na nakukod kasi kailangan baklasin, pero inano ko na yan, nakaset na yan dyan. So, yan o. Mabaklasin ko na lang yan para makita ko yung code sa gilid. So, yung mga update. So, yun yung update sa radyo, no? Bintana. Magana pa rin. So, ito yung loob. Maayos naman. Yan, solid support tayo. Kung mapapansin nyo yung manibela. Medyo ma-vibrate. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo sa camera, pero may medyo may vibrate yan dahil yan sa solid support na ginawa na. So yun yung mga ano, aircon, malamig, maayos, maayos interior, maayos lahat. Update natin, no? Tapos yung iba kasi, yung tatanong pala, andito pala ang fuse. Yan. Andito sa driver side. Yung iba kasi, luma, nandito sa passenger side. So, mas madali lang hanapin, no? So, listo. Masaya ako dito. Tapos, nabunod natin yung busina. Hindi natin nakabit. Ayusin na lang din natin yan. Tara na, makarabas na tayo. It's my first day, my first gorgeous day. So, papansin natin pang ilalim. Guys, no? Kakatapos lang natin magpa coat. So ang mga kailangan ayusin ay tie rod, mga bushing. So ang quotation sa atin lahat nasa 6,000 pesos, no? Mura na yun kumpara mo sa iba. Tapos meron pang 6 months warranty na binibigay. So kung gusto nyo magpaayos ng pang ilalim, no, ito, puntahan nyo yung Jervis dito lang sa may Aurora Boulevard, malapit sa Betico. Kaya gusto ko dito sa car wash na ito, may aircon. Habang pinapanood mo ang sasakyan mo. Meron lang pwesto kung saan pwede mo panoorin ang iyong kotse. Naiinitan, katulad sa ibang car wash na nakikipagsabukan ka rin sa init. Yun, ito maganda dito sa ano na to, car wash na yun. Ito, papakita ko sa inyo yung car wash na yung kotse. Chilling ka lang habang nakikita mo yung baby mo lilinis. Matamlay si kuya, hindi pa yata makakay. Ito ako na bagong feature dito sa kanila, no? Ito. Ayan. Kung makikita ninyo, tinidisinfect nila yung loob ng sasakyan. Wait lang, sa loob ng sasakyan. May ini-spray si kuya. Parang pang-disinfect sa loob ng sasakyan. Yeah, I mean, I'm out of power.
ayos din, no? Hindi ko lang alam kung may charge yan or wala. So malalaman natin mamaya kung sa atin na ginawa. So nag-ano naman sila sa rules, yung maganda na pumasok. So yung sala na lang, hindi ka pwede pumasok o magpasok. So yeah. Ah. Okay, go. The beast na. Nalinis na ang ating sasakyan. Ayos na. Pero bago na yan, yun natin ang isang hat. 5, 4, 3, 2, 1. At syempre, pagkatapos natin magpa-car wash, laging may sumpa. Alam nyo na kung ano yan. Kada pa-car wash, uula. So, dito nagtatapos ang video na to. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe. Peace out yan. So, ating sumpa.